Hi! So today, papakita ko sa inyo yung summer makeup routine ko. Pero before that, club ko lang yung hair ko. Ayos na yung buhok ko, hindi na masyado mainit. And before ako mag-apply ng anything sa face ko, make sure lang na spray muna ng alcohol. Since yung ibang products, mismo kamay ko yung pinag-a-apply ko. Hindi ako gumagamit ng makeup brush. Kasi alam nyo na yung face sensitive. So okay, para make sure na hindi choppy yung lips natin. So, ito yung ginagamit ko, yung Vaseline Lip Balm Original. Ito siya. Mura lang to, nasa 100 plus. After lip balm, ang ginagamit ko is from Bella, this one. Itong tinted sunscreen. SPF 50 PA++++. And super affordable, nasa less than 200 lang yata. Tapos, dalawa na siya. Isang color lang to, kasi according dito, Tone Adapt Technology. Sa lahat na to, ganito siya. Squeezable. Ganito yung color niya. So, apply lang tayo. Dot, dot, dot lang. May pimple ako dito. So, kalat nyo lang siya. Kung medyo maingay sa background, kung naririnig nyo, hindi pa tapos yung ginagawa nila sa kabila. So, sorry kung maririnig nyo pa sila. And may ini-install din kasi silang ano, mga cabinets. So, maingay talaga. Wait, kulang. Dagdagan natin. Ganito lang siya. And, merong big size to actually. Kaso lang, mas pinili ko itong maliit para mabaon ko siya. If ever man na umalis kami, hindi siya magko-consume ng maraming space. Okay lang na dagdagan nyo to since tinted sunscreen naman siya. And may SPF 30. So, better na yung color ng face natin. Mapoprotect pa from the sun, diba? And bura pa siya. Nasa less than 200 lang. Dagdag pa natin kasi kulang. Natatakot kasi akong ma-squeeze ng super dami kasi hindi ko na siya mababalik. Sayang naman, diba? So, dagdagan lang natin dito. Since sabi ko nga dun sa previous makeup video na hindi ako gumagamit ng concealer madalas. Ito na lang din gagamitin natin, ang tinted sunscreen under my eyes. Ganyan lang. And mabango din siya. Alam niyo yung bang sakto lang, hindi yung super nakaka-aching na ganon. Ay, wait lang pala. Pakita ko sa inyo yung box ito para pag bibili kayo, alam niyo agad. Wait lang. Meron kasi akong stock pa dito. Ganito siya pag binili nyo sa store. Sa SM, meron ganito or Robinsons, ganyan. Ito yung box niya. Tapos, ito yung sa likod. Pag in-open mo, ayan lang siya. Squeezable. Okay na ako. So, aking base. Next step. Then, summer and mainit. Hindi muna tayo magpa-powder. Ito muna yung gagamitin ko from the face shop. Ito siya, lip and cheek tint. Ang color nito, Red Signal number 4. Super mura lang nito, nasa less than 400. Pag inopen mo, ganito yung brush niya. Ganito yung color niya. Super natural lang. Hindi siya super red. Makita ko sa inyo yung mga hindi pa naka-open para makita niyo yung mismong packaging niya. Ito yung mga unopened pa. Ganyan yung itsura niya. Clear plastic lang. Huwag kayong bibili nito pag regular price. Ako kasi binibili ko siya tuwing buy one, take one. And malaking savings, promise. Antayin nyo lang. Tapos huwag kayong mahihiya doon sa sales lady na tanongin nyo, Miss, kailan ba yung buy one, take one ng lip tint nyo? Ganon. Para hindi kayo magagastusan, di ba? Hindi super malaki yung magagastos nyo. Kasi makakasave kayo. Sayang din kasi yon. Instead na bilhin mo siyang regular price na for one lang, edi antayin mo na yung sale. Buy one, take one, diba? So, mas better yon. After ng sunscreen, ito na yung next step natin. Dot lang dito. And agad nyo siyang ikalat, ha? Huwag yung idadot-dot mo dito, tapos dun mo pa lang siya i-blend. Magkakabakas na dots. Mas better if pagkalagay mo, i-blend mo siyang agad. Ayan. Ganyan lang. Blend, blend. Tapos, para naman mas pretty konti, lagyan natin yung dito sa may nose part natin ng konting-konti lang. Para kunyari, mistisa tayo, no? Ayan.
blend nyo lang din. Ugaliin nyo na after pagka-dot-dot nyo dun sa brush nyo, blend nyo agad. Kasi yung iba, magda-dot-dot muna, tapos lalagay dito. Ang pangit nyo nun, pag binled, makikita mo as in yung ano, yung bakas. After nito, dun pa lang tayo mag-powder. From the Face Shop din, Oil Clear. And meron din siyang SPF 30 PA++. Protected ka pa rin sa sun. Pag inopen mo siya, may small mirror. Tapos, ito yung powder. And merong ano to, sponge. Kaso lang, hindi ko alam saan ko nilagay. Brush talaga yung kinagamit ko. Using my Real Techniques brush. Mura lang to. 600 or less than 600. Ganun lang siya. Sorry, hindi ako makapagbigay ng exact price ha. Kasi makakalimutin ako. Punta na lang kayo sa Face Shop. Sa mga SM, meron naman eh. And sa my eyes, para hindi siya sticky. Nakikita niyo ba? Di ba may kulay na yung face natin since nag-cheek tint na tayo? Next step after powder is kilay. Ito pa rin yung gagamitin natin tulad nung sa previous makeup routine video ko. Ito pa rin, Benefit Gimme Brow. Apply lang ako ng konti. Number 3. Apply lang tayo. Para meron na ang guide mamaya. Next is kabilang eyebrows naman. Next step naman, ito yung gagamitin natin from Shuemura Eyelash Curler. So, curl lang natin ng eyelash natin. Para mas maganda siyang tignan. Konti pa. Alam niyo ba, never pa ako nagpa-eyelash extension. Actually, gusto ko siyang try. Pero natatakot ako kasi meron ako mga nakikita sa online. So, may hesitation pa rin. Pero sana one of these days, matry ko siya. Mag-a-apply na ako ng mascara base using Heroine Make. Meron ganito sa SM, meron din sa Lazada. Lalagay ko na lang yung link sa description box. Konti lang, since base lang naman to. Ayan. Kita nyo ba yung difference? With mascara base and this one, wala pa. Sa kabilang side naman. Para magpantay na sila. Kayo ba, na-try nyo ng magpa-eyelash extension? Kumusta naman experience nyo? Anong masasabi nyo? Next step, apply naman ng mismong mascara. From Heroine Make. Sa Lazada, available nito and sa SM meron din. Kung gusto nyo mag-order online, sa description box, alagay ko yung link. Super ma-recommend ko sa inyo to. Wala pa akong ibang nakitang mascara na super nag-work sa akin, except for this one. And mura lang siya, nasa 600 or 700. Nagdagan lang ng konti dito. Next step naman, eyebrows from Heroine Make. Same brand ng mascara and mascara base. Nagsistart ako dito sa may dulo. And i-outline nyo yung sa may upper part. Mahirap kasi kung magsa-start ka agad sa may gitna, mahihirapan kang magpantay sa both kilay. So, mas easier way to. Para sa akin lang naman, ha? Pero pag nag-makeup kayo, try nyo din. Malay nyo, mag-work din siya sa inyo, diba? Who knows? Sa may lower part na ng eyebrows. Ayan, kita nyo ba? And sa may dulo, make sure na maayos. Tignan yung difference. Na-outline and hindi. Sa next side na. Step 1 ulit. Sa may dulo, follow nyo lang yung shape ng kilay nyo. Pag hindi kayo nagpa-pluck ng hair, try nyo yung threading sa may labor. Mura lang. Outline lang ulit ang upper part. Follow nyo lang yung shape ng inyong eyebrows. Para mas natural siyang tingnan. Next is to outline naman yung sa may lower part. Katulad ng ginawa natin sa may kabilang side. Ayusin lang natin yung sa dulo. Since tapos ko lang ma-outline, i-fill in lang natin yung sa gitnang part ng ating kilay. Dahan-dahan lang and huwag super diin yung paglapat ng eyebrow pencil sa skin nyo para hindi siya super harsh tignan. Kabilang side naman. Ano lang, dahan-dahan. And super gaan lang dapat ng kamay ninyo.
para yung kinalabasan ng pagkakadrawing nyo is super natural. Fill in lang. Next step is blending na. Gagamitin ko lang from the face shop ko na eyebrow pencil na may kasama ng spoolie. And blend yun lang siya. Para hindi siya super mukhang drawing. Para natural looking siya. Isa nyo lang yun dito. Ayan. So, after ma-blend, kung hindi kayo satisfied sa drawing nyo, you can go back naman sa pag-outline sa may upper part and lower part ng inyong eyebrows. Na yun ang gagawin ko ngayon. Para lang ma-make sure na super okay yung shape niya. Again, huwag masyadong madiin ang pagkakalapat-tapat ng eyebrow pencil sa inyong skin para hindi siya harsh tignan. Don't be in a hurry. Mag-a-apply ulit ako ng Gimme Brow para kahit mainit sa labas, super lakado pa rin ang inyong kilay. Next step is bronzer. Ayan. Gagamitin natin from Benefit yung Hoola Bronzer. Gamit lang tayo ng bronzer brush. Ito from Real Techniques din. Para hindi maputla ang ating face, diba? So, dito lang. Sa may baba lang ng blush on na in-apply nyo kanina. Tansyahan nyo na lang. Dito lang sa may part na to. Tapos, sa may dito naman na part. Ayan, dito ulit. Sa may side na to. And next is sa my forehead. Para hindi tayo maputla. Lalo na pag naarawan tayo. Tapos, ang putla ng face natin, hindi siya maganda. Hindi siya magandang tignan. Lalo na sa picture, parang flat na flat yung mukha nyo na maputi. So, make sure na mag-apply ka ng bronzer. Tapos, ulit sa my nose part. Ayan. So, after bronzer, next step nyo naman ay yung blush on. Diba, nag-blush on na tayo kanina ng cheek and lip tint. Mag-blush on lang ulit tayo from L'Oreal, itong blush on na to. Para ma-make sure na halata pa din ang ating blush on. Kasi diba, naglagay na tayo ng powder kanina. So, apply lang ulit tayo ng blush on. Konting-konti lang since mayroon na tayong lip and cheek tint under ng face powder natin. So, konti lang. And last step, lip part naman, ang gagamitin ko yung ginamit natin kanina for our cheeks. Ito, yung sa The Face Shop. So, ito din yung i-apply ko sa aking lips. Yan. Kuha lang tayo ng konti. Tapos, dot dot dito sa may lower part. And, nasa ganda kung i-blend niya siya. Kasi yung iba, ginagawa nila, maglalagay sila tapos, gaganyan din ng linas. Yung parang nalalagyan lang dito sa may middle part and hindi siya magandang tignan. Parang ang putla ng dito. Mas okay kung i-blend nyo siya using your own fingers na lang. Tapos dito sa may upper part ng ating lips, again, blend lang ninyo. Para pantay-pantay. Maraming colors to. Alam ko nasa 3 or 4 colors. Kayo na lang pumili. So, eto na yung aking summer makeup routine. Yan lang siya. Ganun lang siya kadali. Konting products lang ginamit natin ngayon. Since hindi nga tayo nag-eye makeup, mascara lang. Yung pinakamura pala sa mga product na ginamit ko is this one. Yung tinted sunscreen. Nasa less than 200 lang to. Tapos, next na cheapest is this one from The Face Shop. Ito. Yung lip and cheek tint na less than 400 if not on sale. Pero kung on sale siya, buy one take one yung makukuha. So, better to wait na lang, diba? Para makasave. Tapos, next na cheapest, I think, is this one from The Face Shop din siya. Ito yung face powder.
So, nasa less than 600-500 lang siya. So, yun lang. And since pala summer, of course, mainit sa labas. Ayoko yung maiinitan tapos paypay ako ng paypay and yung buhok ko nagkakalat. So, ito pala yung ginagamit ko na ponytail. Ito, mura lang siya. Nabibili ko to sa Robinsons. Price nito, 89.75. Ano to? 3 or 4 pieces yata na ponytail. Ginamit ko na isa, hindi ko alam nasan. Ponytail lang tayo. Ayan, mas maganda yung ganyan. Messy look. Super natural lang. Ayusin lang natin dito. So, ganyan lang yung likod niya. O, diba? At least, press ko tayo kahit lumabas. Hindi tayo masyado maiinitan. Kung meron kayong mga products na ma-recommend, comment down below. Pero if ever may chance tayo, try natin sila. Tingnan natin, baka magustuhan ko din, diba? So, thank you for watching and I'll see you guys again. Bye!